Dito tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung al-adhan wal-iqama. Okay? Al-adhan wal-iqama. Ano ibig sabihin ng adhan? Ha? Tinatawag nilang bang. Bang na daw. Bang. Aywa. Adhan, ito yung panawagan. Di ba? Panawagan ito. Okay? At yung ikama, ibig sabihin ng ikama? Pagsimula. Okay. Ito yung palatandaan na, ito ay, ang sala ay itatayo na. Okay? Dati ay merong isang sahabi na kanyang napaniginipan na yung unang-una ay napaniginipan niya, alam niyo yung kampana? Yung bell na malaki. Pag sinabi mo kasing kampana is yung malaki. Di ba? So nakita ng isang sahabi na yon na merong parang nagbibenta ng kwan para bilhin niya, para gagamitin sa kwan. Yun. Pero sabi niya ito kasi ay ginagamit na ng mga hindi mga Muslim. So sabi niya kailangan dapat, sabi niya ay yung hindi sa katulad ng mga ginagawa ng mga hindi mananampalataya sa Allah. So ang nangyari ay yun nga yung adhan. At sinabi niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na yung napaniginipan niya, at sabi niya, sabi ng Propeta Muhammad, yung ru'ya na yun, yung panaginip na yun ay totoo. Okay? Totoo yung panaginip niya na yun. Hanggang sa inutusan, sino ang inutusan mag-adhan? Si Bilal bin Rabah. Sino siya? Di ba napakakilalang? Aywa. Siya ay isang alipin. Okay, nagaling sa anong lugar? Sa Ethiopia. Aywa. Siya ay pinarusahan, di ba? Alam niyo yung kwento ni Bilal bin Rabah, subhanallah. Siya ay pinarusahan ng kanyang amo. Pinahirapan siya dahil sa nalaman na siya ay yumakap sa Islam. Ang ginawa sa kanya, nilalagyan yung kanyang dibdib ng malaking bato. Pinaparusahan, binibilad sa init. Di ba? Subhanallah. Pero ano ang kanyang laging sinasabi? Ahadun ahad. Iisa lang. Sinasabi niya, iisa lang. Sino yun? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, si Bilal bin Rabah, kwento niya, subhanallah, ay hindi niya pinagpalit. Hindi niya sinuko ang Islam. Okay? Dahil lang doon sa parusang iyon. Bagkus, tinulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at alhamdulillah siya ay napalaya, di ba? At siya ay kabilang sa mga sahaba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na nakisama sa mga digma. At kabilang doon sa Bilal bin Rabah, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na yung kanyang yapak ay narinig na doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anong dahilan? Aywa. Every time na masisira, mababatal yung kanyang wudu, ay agad-agad siyang nagwudu. Okay? Yun yung, at sabi din ng Propeta Muhammad, walang ibang nangangalaga sa wudu maliban sa mga mu'minun. Wala yuhafidu ala al-wudu illa al-mu'min. Okay? So, yun. Yun ay mukhtasar lang, pahapyo lang doon. Okay? Si Bilal bin Rabah radiyallahu an. So, sa literal na kahulugan niya, ito ay alam. Ito yung panawagan. Okay? Sa Islamic, ano niya? Islamic kung kahulugan niya, ito ay panawagan na mag-uumpisa na ang pagtatayo ng pagdarasal. Okay? So, iqama, ito yung pagtayo. Okay? Pagtayo, aqama, itinayo. Pero ang Islamic kong kahulugan nito, ito yung panawagan na mag-umpisa na umpisahan na yung pagtayo ng
pagdarating. So ang kaiba nila, ang adhan, panawagan ito na mag-uumpisa na ang, ibig sabihin pumasok na ang oras ng pagdarasal. Ang ikama, okay, ito naman ay panawagan na itatayo na yung pagdarasal. Yung una, ang adhan ay panawagan na pumasok ng oras ng sala. Ang ikama, panawagan na itatayo na ang sala. Okay? So, ito ay ang adhan, ano ang hukom nito? Ano ang batas nito? Ito ay fardu kifaya. Hindi pwede maging fardu ain. Fardu kifaya. Kung mayroon nang tumayo, sapat na. Okay? Sapat na. Kapag mayroong isang tumayo, sapat na. Okay? So, ito ay hindi obligado sa mga kababaihan. Sa mga kalalakihan lang. Okay? Hindi pwede mag-adhan yung babae. Yung sala ng babae, wala rin kama siya. Wala. Yun yung... May imam sila. Binanggit ng ulama, katulad ni Sheikh Khathlan, na hindi na kailangan mag-ikama sa babae. Pero meron silang imam. Pero hindi katulad sa atin na yung position nila. Yes. Kunting angat, kunting ano lang sila, kunting ano lang, angat ng konti lang doon sa kwan. Allah alam ang ganun. So ang adhan ay mayroon tong mga syurut. Unang-unang syurut ng adhan ay kailangan al-Islam. Kailangan Muslim. Kailangan Muslim mag-adhan. Hindi pwedeng mag-adhan yung hindi Muslim. Kahit alam niya, pero hindi siya la yasihu adhanu. Hindi magiging tama yung adhan niya. Okay? Gayun din, kailangan al-aql. Kailangan meron siyang tamang pag-isip. Aql. Hindi pwede yung majnun. Yung lasing mag-adhan dyan. Baka ano yung sabihin niya habang nag-a-adhan siya. At gayon din, hindi lang sa adhan syempre, ganun din sa ibang mga ibada. Okay? At zukuriya, pangatlo, ay kailangan lalaki. Okay? Bakit hindi pinapahintulutan sa babae? Ayuwa. Para hindi magkaroon ng fitna. Okay? Kasi ang boses ng babae ay fitna. Pang-apat na kondisyon, kailangan ng adhan ay sa tamang oras. Okay, sa tamang oras, kailangan mag-adhan ka sa exact na oras. Okay? Ngayon, halimbawa, may tanong sa'yo, so paano po yung sa Jum'a? Kasi po, dalawa po yun. Pwede po ba yun? Ay hindi pa man po pumasok yung Dhuhr. Halimbawa, wakt ng Dhuhr ay nag-adhan na sa Jum'a. Kasi dalawang adhan. Pinapahintulutan ba yun sa Islam? Ayawa, pinapahintulutan siya sa Islam. Ayawa. Panglima, mga kapatid, na kondisyon niya, kailangan ang adhan ay tuloy-tuloy. At kailangan naka-arrange. Ibig sabihin nun, anong unang-una? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapos, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. So, kailangan naka-arrange siya. Okay, naka-arrange. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Hindi mo pwedeng unahin nyo ashhadu anna Muhammad tapos bago ka mag-ashhadu an la ilaha illallah. Unahin mo hayya 'alal falah sa hayya 'alas salah. Okay? At kailangan mutawaliyan. Okay? Mutawaliyan. Kailangan tuloy-tuloy. Ibig sabihin nung kapag nagsabi ka ng
Ashhadu an la ilaha illallah. Tapos maghinto ka ng napakatagal. Mga ilang minuto bago ka mag napakatagal yung pag-post mo. Okay? Okay lang yung mag-ano ka, saglit lang. Pero huwag yung masyadong matagal. So, kailangan kabilang yung sa mga kondisyon na kapag nilabag mo yon ay lato si Quran. Okay? So, kailangan ang adhan at ikama kailangan sa wikang Arabic. Hindi pwede ibang lingwahe. Diba sabi mo, ang Allah ang dakila, ang Allah ang dakila. Pwede yun. Sabi mo, Tinagalog ko na lang po. Kasi hindi ako marunong mag-ano ng Arabic. Nagulat ka dun sa masjid, halimbawa, Brother Rakib sabi niya, Tinagalog niya yung kan. Okay? So, kailangan kapag tayo ay mag-adhan, kailangan syempre Arabic. Okay? Sa pag-adhan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi lang tayo basta-basta pwedeng mag-adhan ng adhan lang. So, kailangan din natin correct din yung tajwid natin. Kasi yung iba, maraming mga akta, maraming mga pagkakamali yung iba sa pag-adhan. Katulad yung Allahu Akbar, maraming mga pagkamali dyan. Yung ibang ginagawa, Allahu Akbar. Mali yun, ginawa na ng mad doon sa ba. Akbar. Tapos iba, Allah. Mali din yun. So marami. So maraming mga akta, maraming nagkakamali sa adhan. Tapos na, Ashhadu awla. Allahu Akbar. Meron naman, Allahu Akbar. Maraming nag-adhan, yung confident ka pang mag-present, sabi mo, ako na lang mag-adhan. Paida, maraming akta, maraming pagkakamali. Saduan na mukamada rasulullah. Maraming nag-adhan ng ganun. Marinig mo to sa mga, sa Pilipinas, maraming nag-adhan ng mukamad rasul. Muhammad Rasulullah. Maraming ganun. So, hindi lang tayo basta-basta dapat mag-adhan. Kailangan alamin din natin yung tamang pagbigkas, yung tamang yung tamang pronunciation. Okay? Inshallah, ang bawat isa sa atin, meron tayong adhan demo. Bukas, sa sunod siguro, inshallah. Pag nakuha natin yung mga sifa na ito. Pag nakuha natin yung sifa, yung katangian ng adhan, so sifat al-mustahabba, yung mga kahabag-habag, ito at yung ibang mga sifa. Hindi na, inshallah, para i-correct natin yung adhan bawat isa sa atin. Kasi hindi natin alam, baka one time, baka tawagin tayo. Sabi niya, uy, estudyante ka ng Islamic Center. Kailangan mo mag-adhan. Okay? So, nas'al Allah tawfiq wal hidayah wa akhir da'wan. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam.